Ang salamin ng bago ay isang malakas na cure ng feng shui na madalas na nagagamit ng hindi tama. Minsan, pinapalamutian ng mga tao ang kanilang mga altar ng salamin ng bagwa, inilalagay sa kusina, sa banyo, o kahit nasa silid-tulugan. Ngunit ang kasanayan na ito ay tila nagpapakita ng isang kakaibang uri ng paggalang patungo sa eksotikong hitsura nito, kasama ang isang pamahiin at nakakatakot na paniniwala sa mga kakaibang kapangyarihan na to. Kaya naman mas mainam na maunawaan kung paano maayos na gamitin ang tradisyonal na lunas ng feng shui na ito. Ngayon ay ating tignan ang mga pangunahing kaalaman ng paggamit ng bagua mirror para sa mabuting feng shui. Ang unang panuntunan ng feng shui ng paggamit ng salamin ng bagwa ay hindi dapat ito o kailanman gamitin sa loob ng bahay. Ang pangalawang panuntunan ng feng shui ng paggamit ng salamin nito ay gagamitin mo lamang kung mayroong masamang enerhiya ng feng shui shachi o shichin na nakaharap sa iyong bahay o negosyo. Ang salamin ng feng shui bagwa ay hindi isang dekorasyong feng shui items at hindi gamitin tulad nito. Pangatlo, kung nahanap mo ang iyong sarili sa isang posisyon na nangangailangan ng banayad na proteksyon ng iyong tahanan o opisina mula sa mga potensyal na mapanganib na enerhiya ng shachi, feng shui tulad ng matatalim o umaatake sa mga istruktura na tumuturo sa iyong bahay o masamang enerhiya na nagmumula sa iyong kapitbahay, maaari mong piliin na gamitin ang salamin na ito. At ang pang-apat, pinakamabuting ilagay mo ang salamin ng feng shui bagwa kapag pinayuhan ka ng isang professional na feng shui consultant. So saan ba dapat ito ilagay? Ayon sa kaugalian, ang salamin ng feng shui bagwa ay inilalagay sa itaas ng pintuan sa harap o sa itaas ng isang malaking bintana na nakaharap sa kadudadudang labas na enerhiya. Isang paalala, kahit na ang isang makapangyarihang lunas ng feng shui ang salamin ng bagwa ay walang almighty powers at tiyak na hindi isinaktibo sa pamamagitan ng takot o kahilingan ng isang tao. Ito lamang ay isang tool upang magamit upang ma-redirect ang enerhiya.